kinabukasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Grace, birthday ng pamangkin mo sa susunod na linggo. Nag-iimbita yung kuya mo. Sama mo raw si Princess. Siguradong matutuwa kuya mo pag sinama mo si Princess Grace. Akalain mo, hindi makabuo ng babae. Puro barako. Hindi katulad ko. May limang lalaki, may isang babae, may isang basketball team, may muse pa! Gusto ko sana, pero... Kain ako, Grace. Ang chismis, kabuntot na yan ng kahit na sinong tao. Hindi ko lang naman ho kasi gusto yung pinag-uusapan ako ng mga kamag-anak natin tuwing makikita nila ako eh. Bakit? Sino bang may gustong magpaloko sa lalaki? Tining, sige na. Doon ka na, kumain ka na. Sige na, sige na. Sige na. Anak, hayaan mo na yung nanay mo. Nagme-menopause yan, kaya mainit lagi ulo. Sige, yan ka na naman, Mario, ha? Pining, ano ka ba? Hayaan mo na yung anak mo. Laki-laki na niyan, eh. Hayaan mo dumiskarte sa sarili niya. Pira naman, oh. Sige, kain. Oh. Sige, anak, kuha ka dyan. Grace! Oh! Ano ka ba? Nagulat naman ako sa'yo! Ay, mamamit ako sa'yo! Nasaan na ba yun? Ayun o! Ay, Tiyo! Basahin mo! Ayun o, Tiyo! Ayun yung pangalan ko! Ayun! Magandang tanghali po. At saka congratulations din po, ah. Oh, congratulations daw. Oo, narinig ko. Grace, masarap yung ulam niyo, ah. Kamos, ah. Kunwari ka pa. Mabuti pa. Umupo na kayong dalawa. Pagsisipi ako kayo. Ay, ganun ba? Salamat. Sabi. Ikaw, sumabay ka nang kumain. Ang galing na, ate. Ah, saan ko punta? Ah, kukuha ko ng tubig. Ano sa bisita niyo? Pampira. Anak! Kain na anak ko. Congratulations! Nurse ka na! Wow! Ay, salamat! Ay, Rose, hindi sweet. Nurse. Kayo na! Ay, talaga! Ay, kumain kayo. Ito, pinaganda ko talaga masarap. Kaya mo, plasto! Akin na yung dyaryo. At ilalagay ko to. Lalagay ko to ng kwadro. O, siyempre, kwadro ko yan. O, yan. Kumain kayo. Kumain. Pining, halika na! Sige na, sige na, sige na. Wala pong plato, dito. Anak, anak, parang di ko mabasa. Thank you, ah. Ay, baliktad. Ang dami nyo, andun kayo. Oo. Oh. Mm. Oh, mupo ka na dito. Sige, sige, sige. Mayroon pa akong atas pa sa iyo. Ay, anak. Sige, kumain. Anak, hindi ka pa ba matutulog? Maya-maya na po tayo. Si Princess, natutulog na ba? Anak, huwag na huwag mong kakalimutin patayin yung ilaw sa kwarto pagpasok mo, ha? Baka pagalitan na naman tayo ng nanay mo. Opo, tayo. Ha? O sige, tulog ka na, ha?
Nabalitaan mo na ba? Ah, ano? Nakabalik na daw siya. Sino siya? Ah, si Sharon Cuneta. Ano ka ba naman, friend? Nagpapaklulis effect ka pa eh. Nakabalik na daw si Joel. Ba't di ka excited? Dapat ba? Teka ha, isipin ko lang. Kung yung dati kong boyfriend na nabuntis ako, eh, umalis sa papuntang States dahil pinilit ng magulang niya para umiwas doon sa responsibilidad niya, tapos bumalik, dapat ba ako ma-excite? Teka lang ha. Alam mo, dapat di na siya bumalik eh. Ang kapal naman ang mukha niya. Ako ba naman, friend? Siyempre, may karapatang bumalik dito yung tao no, may bahay sila dito. Tsaka dito yung pinanganak. Dapat lang bumalik siya. Ay, tsaka nga pala, may nasagap akong balita. Gusto pala makipagbalikan sa'yo nun eh. Tsaka pala nanagutan na daw niya yung anak niyo, o diba? Ang ganda-ganda nun! E di magkakaroon na ng tatay itong si Princess. Parang isang fairy tale, you know. You will live happily ever after. Alam mo, friend, sabihin ko sa'yo, ah, hindi fairy tale ang nangyari sa amin. Horror siya. Horror. At sa horror, walang nabubuhay happily ever after, okay? Diyan ka na nga. May nasabi ba akong masama? Okay naman kami kanina, kumain kami. Ay, ang gulo talaga nito. Gatas na ba yung anak mo? Hanggang isang linggo pa po. Diaper niya? Meron pa po. Damit na isusuot niya doon sa birthday ng pamangkin mo na. Ibili mo na. Baka hindi na ho siguro na eh. Gastos lang yun. Anong gastos? Dadamitan mo ng ayos ang anak mo, gastos? Nay, hindi naman ho yun ang ibig kong sabihin. May mga damit pa naman po si Princess na hindi niya pa nasusuot. Yun na lang ho siguro munang gagamitin namin. Eh, Nay, may lakad ho kasi kami ni Rose bukas. Pupunta ho kaming PRC. Hihingi ka sa akin ng pera? Tapos ihahabili mo pa yung bata? Ha? Anong gagawin sa PRC? PRC nga ba punta ninyo? O sa recruitment agency? Nabasa ko yung application papers niya sa Canada. Kaya huwag ka na maglihim sa akin. Na yun lang ko kasi yung naiisip kong paraan eh. Iiwan mo anak mo? Sa inyo ko naman ho siya iahabilin na eh. Pareho din yun eh. Iiwan mo nga yung anak mo eh. Ano ba kailangan mo? Gusto ko lang sana magpaliwanag. Sabihin mo na lang sa akin. Ako na lang magpapaliwanag sa kanya. Medyo personal ho kasi. Nakakahiya. Eh! Personal? Parang naka palang nahiya. Nang tinakbuhan mo yung pananagutan mo sa anak ko, inisip mo ba yung kahihiya namin? Masyado pa ho kasi akong bata nun eh. Di ko pa ho kaya magdesisyon para sa sarili ko. Bakit? Ilan taong ka na ba ngayon? 22? Sa palagay mo kaya marunong ka na magpasya sa sarili mo? Gusto ko lang sana makita yung anak ko. Hindi nakapangalan sa'yo ang anak mo. Nang tinakbuhan mo ang anak ko. Nakikiusap po sana ako. Wala dito si Grace. Kaya makakaalis ka na. Oh!
Ano pa hinihintay mo? Siguro naman hindi ka bingi. Ha? May napinto, oh. Dali ka nang umalis. Sige, ho. Mauna na po ako. Sana nga ma-approve eh. Parang makaalis na tayo, di ba? Ay! Saka lang, Grace! Si Joey, no? Grace! Gusto lang sana kita makausap. Hi, Joel! Nice meeting you again, ha? Kailan ka pa bumalik? Naglakas loob akong pumunta sa bahay niyo, pero nasabi sa akin ng mama mo, wala ka raw. Ay, yeah, kasi we have to go somewhere, you know. Dami kami inaasikaso eh. Gusto ko lang sana magpaliwanag. Uy, matagal yan ha. Kailangan na namin bumalik sa bahay ni Gracie kasi aaskasuhin pa namin yung anak ni... Eh! Oo nga, tsaka princess yung pangalan niya ha. Alam mo, ang cute-cute niya. Tsaka ano, pareho kayo ng mata, tantalizing. Pero yung smile niya, sa akin niya nakuha. Kasi ninang niya ako eh. Di ba? Grace, sorry ah. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Hindi mo babago ng sorry ang lahat, Joe. Sorry, Joel ah, but we have to go. Pero, I see you again ha. Sige, bye. Ciao, welcome back to the Philippines pala. Abuhay. Sige ah, bye. Nakatanggap ka na ba ng tawag mula sa agency? Oo, ikaw, tinawagan ka na ba? Oo, excited na nga ako. Uy, friend, kailangan makumpleto na natin yung requirements. Ako, wala naman akong problema eh, kasi sagot na ng aking mother dear ang lahat. Ikaw? Kakausapin ko muna si tatay. Kakausapin mo tatay mo? Eh, may bibigay sa'yo ng tatay mo. Eh, alam mo naman yung nanay may hawak na susi ng kahadiyero nyo, di ba? Eh, pero si tatay, kakampi ko naman siya. Alam mo, pati mo kaya subukan kausapin yung nanay mo? Yung bang masinsinang usapan, yung heart-to-heart talk. Alam mo, yun yung tagusan sa puso. Sigurado ako sa'yo, alam mo. Isang sabihan mo lang doon sa nanay mo, bibigyan ka agad nun eh. Ay, naku, Rose, parang hindi mo na makilala yung nanay ko. Kailan ko kaya yung nanay mo? Di ba pining yung palayaw niya? O ya, di ako tanga. Nagpapatawa lang ako. Ano ka ba? Alam ko naman yun, no? Kaya nga natutuwa ako kasi lagi ka nandyan. Kasuporta. Mabait ka kasi. At mabuti ka naman kaibigan. O, di ba? Maraming ba yan niluluto mo? Oo naman, bakit? Hihingi kasi ako eh. Favorite ko yan. Lahat naman, paborito mo! Ano ba susunod na ilalagay? Teka, ito na. Bahay ko na ba? Princess po, iniwan ko lang kayo na sa kwarto. Ngayon wala na. Eh, anak, dinala lang nanay mo sa center. Center? Bakit po? Eh, nagka-rashes daw eh. Rashes? Oo. Yung binili mong diaper, hindi yata hiyang. Gusto ko lang ko kasing makatipid tayo eh. Anak, alam ko yun. Eh, alam mo naman, pag nagtitipid tayong ganyan, minsan nakakadisgrasya pa. Mabuti pa. Umupo ka doon pag titimpla kita. Sige. Kawawa naman tong ano. Nagtitipid na nga. Nakadisgrasya pa. Ito naman kasing natin eh. Anak, sandali lang ha.
Sige lang, Tay. Wala. Salamat. Dalawa na lang ni Princess kasama namin sa bahay. Pabigat pa po kami sa inyo. No, hindi naman ibig ko sabihin. Eh, masaya nga kami, nandito kayo. Siguro, pag kami dalawa ng nanay mo, nako, ubod na lungkot dito sa bahay na. Sige, take mo yung coffee. Sarap yan. Nagpapasok ka, yun ang puka doon. Bakit para kang asong buntot ng buntot sa akin? I wanna have a closure. Closure? Alam mo, nung pumunta ka ng Amerika, malinaw na closure na yun. I didn't know what to do. Sinusunod ko lang ang mga parents ko. I panicked. Talaga? So ngayon sigurado ka na hindi ka nagpapanik niyan. Kasi mamaya pagsisihan mo itong pag-uusap natin. No, Grace. This time, I know what I want. I want you and my child back. Wow! Ang ganda pakinggan. Parang teleserye. Let me explain. I'm really sorry for what I did. I felt after my graduation, wala na akong obligasyon sa mga pamilya ko. Alam mo kasi, Joel, yan ang kadalasang dialogue ng mga batang kagaya natin, yung ang aga-aga na in love. Akala natin, we know everything about life and love. And then we realize, wala pala talaga tayong alam. Pagkatapos, nabuntis si babae, mga anganak, pagkatapos, papasok ang parents ng both parties, and then we realize, it was love at the wrong time pala. But we can change and learn from our experience. And we can grow. Mm-mm. Alam mo, tama ka dyan. Pero kasama ng pagbabago na yun, ang pagbabago ng sitwasyon. May ibang priorities natin. Alam mo, maghanap ka ng trabaho. Para naman may maibigay ka sa anak mo. At yung sa atin naman, wala na yun. Oo, nasaktan ako, umiyak ako. Pero nung nawala ka, nawala din siya. Ikipagkita ba kay Joel? Kalat na balita sa labas, ha? Nay, kayo naman ho nagsabi na kakambal na ng buhay natin ang chismis. Nakikipagbalikan ka ba sa lalaking yon? Mas mahalaga ho ang anak ko kaysa sa kanya. Bakit pa ganyan ka sumagot sa akin ngayon, ha? Nay, nagpapaliwanag lang naman ho ako. Hindi! Hindi ka nagpapaliwanag, eh! Pinapatunayan mo lang sa akin na wala nang kwenta lahat ng mga sinasabi ko sa'yo, eh. Nay, wala ho akong gustong patunayan. Nung nabuntis ka ni Joel, kami nagpasasa ng kahihiyan. Ngayon makikipagbalik ka sa lalaki na yan? Gusto mo kami umintindi sa'yo? Kami umunawa? Nay, hindi ho ako nakikipagbalikan kay Joel. Iyan ang sinasabi mo! Pero ibang sinasabi ng mga nakakakita sa inyo! Itutuloy ko ang pagtatrabaho sa Canada. Hindi ka alis! Nay, ano ho bang gusto niyo mangyari sa buhay ko? Ayaw niyo makipagbalikan ako sa ama ng anak ko. Pero ayaw niyo na ako makapagsapalaran sa ibang bansa. Eh, buhay ko naman ho ito eh! Hanggat kami nagpapalamon sa'yo, susunod ka sa lahat ng gusto namin mangyari sa'yo.
friend. Magkape ka muna. Thank you. Nasaan na na yung... Wala din nila yung anak ko sa center kasi may tumutubong ipin. Mabuti na yung nakakasigurado, di ba? Alam mo naman yung nanay mo, allergic yung sa beauty ko eh. Ay, teka, maiba nga ako. Kamusta na yung pisngi mong nasampal? Che, ano ba kasing kailangan mo, no? Naman. Ay, eto, tingnan mo. Ito. Ano yan? Pinadala ni Geraldine para daw sa atin. Grabe, swerte niya, no? Sinabi mo pa. Swerte talaga. Pero alam mo, feeling ko, kaya niya pinadala yan sa atin para inggitin tayo. Ano ka ba? Hindi naman siguro, no? Pinapakita lang niya yung magandang buhay niya sa Canada. Hindi, hindi. Oh. Iba yung suspecha mo. Tingnan mo nga ang nananadyapa. Tingnan mo, nag-post pa sa malaking kondominyo mo. Diyan daw yung unit niya. Teka, may isa pang picture dyan eh. Ayan, no? Tingnan mo. Nakapose sa isang magarang kotse. Ganda, no? Kanya daw yan. Ay, nako, sigurado ako pinadala niya sa atin para maglaway tayo sa inggit, no? Alam mo, okay lang naman maingit eh. Basta huwag tayong magpapatalo sa inggit. Yun lang yun. Friend, kaya naka pa naging psychologist. Kala ko ba nurse tayo? Alam mo, mas lalo tuloy ako naging motivated na pumunta sa Canada. Kita mo, 1 year pa lang siya doon, pero ayan na. Kaya natin higitan yan, no? Sa'yo, mga ipo? Guguluhan ako, friend, eh. Yan! Sarap! Ay, anak! Magbubukas ako ng bagong branch yung kuya mo. Ikaw pinagmamanage. Tayo nursing ho natapos ko. Eh, nagmamagandang loob na yung kuya mo. Tandaan mo, ha? Eh, mahirap maganda ng trabaho ngayon. Eh, kaya nga ako nagbabakas sa kain sa Canada eh. Ay, mabuti pa eh. Diwanagin mo yan sa kuya mo. Mag-usap kayo. Ha? Apo, kakausapin ko na lang po siya. Ikaw na pinagmamagandang looban. Kapag nagmamalaki. Pining! Pining! Nasa harap tayo nakapagkainan. Ano ka ba? Ay, nako! Tigilan mo ako! Binabakso sa tayo ng anak mo ito. Pining, kakausapin niya ngayon kuya niya. Ano ka ba? Ganyan ba tayo pinalaki ng magulang natin, Mario? Ha? Aba, nila ako nakakita ng anak na siya nagsasabi sa magulang kung anong dapat. Na hindi ko naman huhiniling kay kuya na... Na ano? Ha? Ang sabihin mo, wala kang utang na loob. Sige na, tama na yan. Buti pa kumain ka na dito. Kumain ka mag-isa mo! Pining! Busog na ako! Pining! Anak, hayaan mo na yan. Gusto mo pagsisilbihan kita. Etong kanin na ito, masarap to. Mahalang bilibili ko. Tsaka itong torta. Yung paborito mo noon, di ba? Ito yung order ko lagi eh. Tama na yan. Hayaan mo na yung nanay mo. Ganyan lang talaga yan. At ito, gusto mo sabawan? Masarap ang sabaw nito. Anak ka, ina! Diyos ko, ito na. Hayaan mo na yan. Pining, kumain ka na! Nak, sige na. Gusto mo, tabihan ko pa. Dito na lang. Hayaan mo na. Huwag ka na magdabog dyan! Pambili. Tigil! Nakaya mo na. Baka na. Malamig ka muna. Salamat. May trabaho na nga pala ako. Isang accounting firm. Talaga? Oo. Congratulations. Mabuti naman. Gusto ko malaman mo na ibibigay ko yung best ko para sa trabaho ko. Oo nga pala. May dala akong mga gamit para sa anak natin. Nabalitaan ko na pupunta ka ron ng Canada para magtrabaho. Grace, salamat ah. Mahuna na rin ako. Grace, I want you back. Mahal na mahal pa rin kita. Sige, pwede ka na umalis.
pera ka na ba? Wala pa nga eh. Oh, gawin mo na agad ng paraan yan, friend. Baka mabulilyaso pa yung plano natin, ha? Alam ko na! Ba't di ka manghiram kay Joel? Di ba may trabaho na siya ngayon? Sabi mo sa kanya na namimingil ka na ng utang. Sira? Siyempre, hindi ko naman gagawin yun, no? O sige, sa kuya mo na lang. Sabi mo, babayaran mo rin agad sa kanya. Yung una mong sweldo, ipapadala mo. Friend, hindi pwede. Si kuya, magbubukas yun ng bago niyang shop, di ba? Nagamitin niya yung pera doon. Sa iba mo, kuya? Hindi rin kasi pwede, friend. Isipin mo nga, siyempre may kanya-kanyang gastusin na yung mga yun. Sa parents mo? Alam mo, anak, ang sarap magdilig ng halaman paghapon. Kitang-kita yung tingkad. Tay, gusto ko sana kayong makausap eh. Eh, ano na sasabihin mo? Itutuloy ko na ho yung application ko sa Canada. Pero, kaya kailangan ko ng tulong. Ang pera. Oh, anak, excuse me. Dito ka. Baka mabasa ka. Oh, dito. Alam mo, anak, mabuti pa kausapin mo nanay mo. Tay, kaya nga ho ako sa inyo lumapit eh. Dahil ako kampi mo. Anak, alam mo, pagtanda mo, subukan mo mag-alaga ng halaman. Bigyan mo siya ng oras. Bigyan mo siya ng atensyon. Para kitang-kita mo yung paglago ng halaman. At kapag lumaguto, makikita mo, sumasanga-sanga yan eh. Ikaw, anong gagawin mo? Gugupitan mo ba at tatalian mo para mahubog siya ng tama? O hahayaan mo lang siyang sumanga? Alam ng sagot, Tay. Tayo ka dyan, ha? Not Grace, tama ka eh. Wala nakakalam ng sagot. Ang nanay mo, kaya lang naghihigpit yan dahil gustong mapabuti ka. Ako naman, tatay mo, eh, lagi ka kinakampihan dahil gusto ko matupad yung kung ano gusto mo. Ayan. Ano ka ba? Buti pa. Kausapin mo nanay mo. Ha? Pakinggan mo yung katwiran niya. Ba't ka lalapit dito na kasi mangot? Ano ba ka? Sige, pumunta ka doon at didilig pa datay, ha? Kausapin mo nanay mo, ha? Ha? O, sige na. Baka mabasa ka pa dito. Oo, matatapakan niya. Baka sige na, punta mo na nanay mo. Riko! Nak! May putakte! Nay! Nak! May putakte! Hindi ka na talaga natuto. Tatiklop lang eh. Paalam.
sorry. Sorry po na naging makidid yung pag-iisip ko. Sinabi na po sa akin ni tatay kung bakit gano'n na lang ang pag-aalala ninyo sa pagpunta ko sa Canada. Lain, huwag maintindihin yun. Ikaw rin naman ang masusunod eh. Pero iba sitwasyon ko, Nay. Wala ang pagkakaiba. Noon, nagpasya rin ako magtrabaho sa ibang bansa. Para maging katuwang ng ama mo. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi ba yun ang gusto mo? Bakit hindi niyo ko naiintindihan? Naiintindihan kita. Ayokong danasin mo mga pinagdaanan ko. Napakahirap sa isang inang malayo sa'yo, anak. Lahat ng meron tayo ngayon ay pinagsikapan namin ng tatay mo. Hindi na kayo mag-ibang bansa. Pero na'y mas mahirap po makipagsapalaran dito. Paano may paliliwanag sa anak mo? Ang mga taong hindi kanya kapili. Katulad po ng pagpapaliwanag na ginawa na sa amin. Na kahit na nasa malayo po kayo, kami pa rin po yung laman ng isip ninyo. Ninaalala mo ba yung manikang basahan na pinadala mo sa akin nung maliit pa ako? Natanggap ko yun, June pa lang. Kasi sabi mo, special ako. Ako lang ang batang nakakatanggap ng regalo. 6 months ahead. Kasi sabi mo, ayaw mong nadedelay yung mga padala mo sa akin, di ba? Pagkatapos, nasundan niyo ng tsokolate, sapatos, walking doll. Ang akala ko, Nay, kahit kailan, huwag niyo pong isisi sa sarili niyo ang pagiging dalagang ina ko. Nangyari to sa akin kasi hindi ako nakinig sa mga payo ninyo. Umibig ako. Pero hindi naman namin napanindigan yung pag-ibig na yun. Pero hindi pa naman huli ang lahat, diba, Nay? Kaya ko pang bumawi sa inyo. Kaya ko pang bumangon. Tulungan niyo ako. Ikaw ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Hindi man kita nasasabihan ng I love you, pero alam mo, Nay, gabi-gabi sinasabi ko kay Princess na kapag umalis na ako, huwag siyang mag-aalala. Kasi nandyan ang lola niya para mag-alaga sa kanya. Sabi ko nga, Nay, ikaw ang super nanay niya. Naituro ko na ba sa'yo ang pagtatanggal ng mancha sa damit? Alika, ituturo ko sa'yo, ha? Tumabi ka dyan. Para kasing kaya niya eh. Kaya ko yan. Ayos! Ayos yung may upuan dyan. Bilis. Mabigat. Pag ito bumagsak, babagsak. Hindi. Oh. Ganito. Tabi. Maipit ka ha. Yan. Sinta yung gunting.
buksan mo na, dali. Ano mo talaga, ang bait-bait ng anak mo, oo. Oh. Pinadalahan pa tayo ng regalo. Katamaan mo pa ako ng buting. Hindi, ayan, oh. Sige, ito magbukas. Patapos eh. Ayan, ganado ka kasi, ayan, excited. Wow, dami! Eh, Pining, ano ba yung sa akin dyan? Ito. Buto ng halaman? Buto ng halaman. Pero sandali, tutubo ba rito yan? Oo naman, no? Basta magaling ka mag-alaga, tutubo to. Oh, sabagay. Kaya naman padala sa'yo ni Grace. Pang-alis lang man siya. Kahit mukha mo pag minansya, matatanggal dito. Buto, sa'yo man siya. Pang-alis lang man siya, hindi man siya. Teka lang, nasan ba si Princess? Princess! Huwag mo nang hanapin si Princess! Uy! Oh. Huwag mo nang hanapin si Blaris, Princess! Oh. Dinaan na ni Joel. Eh, kasi sabi niya, na-promote daw siya, kaya nagpaalam naman sa akin, eh gusto niya igala yung bata. Tayagan ko na. Mm, ganun talaga. Teka, eh ano naman bigay ni Grace para kay Princess? Ito. Manikang basahan. Akalain mo, may ribbon pa yung manika eh. Ang agang Pasko yata niya na. Naalala mo na naman yung manikang binili ko kay Grace noon. Oh, kamukha-kamukha niya. Namimiss mo na naman anak mo. Tignan mo. Oh, tignan mo. Kamukha-kamukha ako. Ha? Nakangiti yung ano, yung dal. Ikaw, ba't kang umiiyak? Naku. Tama na. Sana'y magtagumpay handog sa iyo ng pag-ibig kong buhay.